Isa pang busy sa kanyang upcoming concert ay si Ogie Alcasid na may Ogie Oki Concert sa Newport Performing Arts Theater. Medyo iyakin niya rin ngayon si Ogie, may pinagdadaanan ba siya? Pinag-usapan kasi yung reaction niya sa tanong ni Vice Ganda noong Wednesday sa Showtime. May reaction din siya sa sinabi ni Jose Marichan na gawing hobby na lang ang music dahil wala nang kinikita ang music industry. Panorin po natin ang BTR. Kita niya ako. Ikaw, Ogie. So, you know, guys, parang so much emotion came from me explaining that, you know, everybody knows what happened to my first marriage, but I'm just blessed that I was given an opportunity to love again and to be loved. Sabi ko sinasabi, naiiyak. Parang, I think it comes with growing old. Ganun pa yun. Manood na yung mga Korea kay drama. Oh my gosh. Wala akong kwentang kasama. Kaya tawag sila, sinira sa akin, iiyak. Wala naman akong pinagdadaanan. Wala naman eh. Wala akong pinagtatawanan niya ako. Mas muna pa ako umiyak sa kanya. Iyan na naman! Nakapuhan din ko eh. So, paliktampuhan kayo. Hindi ka pwensa. Hindi naman. Actually, ako yung madrama eh. Kung malalaki mo siya. Like, paano? Paano drama? You're taking me for granted. Baduy mo. But I think those things are important. You get into this kind of, you know, friction. But, and then just laugh at it. Wala naman kami kasi. Kanya-kanyang opinion yan, di ba? But I agree with him in the sense that noon kasi, when you write your own songs and then produce, and then have physical sales, as they used to call it, of a record and of a CD, magkano ang plata? Palagay mo na 26 pesos. Gawin mo na 50 pesos. Diba? Pumenta ka ng ang gold doon is 20,000 pounds. What's how much? 10 million. Right? How much? 10,000. 10 million pesos. Hindi mo yung kikitain sa download. Sa stadium. I think that's what he was saying. Yeah, maliit lang daw yung spot. That's what he was saying. But I would still strongly urge our artists to keep creating. Kasi the good thing naman that streaming did was that, you know, everybody's a content creator. So think of it as also a content creation. Your song is your content. Ayan, naging emotional siya pagdating sa pag-ibig. Dahil nagsabi nga, alam niyo naman yung pinagdaanan ko sa love life. Kasi ang unang-una, bago si Regine Velasquez, for the record po, mga classmates, mga Marisol, ang una niyang asawa ay si Michelle Van Aymeran, yung naging beauty queen, di ba? Dito sa ating ginawa. Miss Australia. Dito ginawa Miss sa ating. Universe. Miss Universe. Nang nanalo that time ay si Susmita Shen, di ba? Yung Miss India. Kalaban ni ano, kalaban ni Michelle Van. Kaya naging emotional siya, naalala niya na hindi maganda yung nangyari sa marriage life niya before. Tapos nag-guard din naman dito sa sinabi ni Jose Marichal na parang naniniwala din siya. Kasi nung dati, ang plaka nga pagka binili mo 26 pesos o 10 pesos pagpalagay na natin, pag nakabenta ka ng mga 20,000 million na kinikita, mas malakas ang kita nun kung may physical album. Correct, compared dito sa dinadownload lang. Sa Spotify. Sa Spotify. Digital platforms. Correct. Kasi nga friend, hindi na natin pwedeng ibalik yung dati na pwede tayong magbenta ng album na yung talaga naka-CD. Yes. Oo. Kasi ngayon talaga lahat digital. Pero yun ang dapat talagang pag-isipan din ng mga composer natin kung paano nila i-save
ang music industry. Pero alam mo, friendship, sabi ni Ogie, yung anak niya, ano, naghanap ng CD. Ah, oo. So, binilhan daw niya ng mga classic. Kumbaga, yung, sa palagay mo, anong hulam, anong mga CD ang binigay niya sa anak niya? Mga kanta niya, hindi. CD niya. Kanta ni Michael Jackson, ay, CD ni Michael Jackson, at CD ng Beatles. May isa pa, nakalimutan niya. Tatlo Madonna. Yun eh. Ewan ko. Basta Michael Jackson. Hindi rin maalala ni Ogie, basta yung dalawa lang. Maraya. Diba? Tapos friendship, yun nga. Pag tumatanda ka yata, nagiging emotional ka na. Yun ang sabi ni Ogie. Parang ano. Pero sabi niya, wala siyang pinagdadaanan. Walang pinagdadaanan. Pero bakit siya cry ng cry? Kasi madali na siyang umiyak. Kasi siguro yung tagal na rin niya sa show business. Diba? Hmm. Sabi nga, pag nag-aano doon sila ni Regine, nagkakatawa po, mas madrama ako. So, mas crying in the rain siya, di ba? Hindi, at saka ganito, halimbawa, nasa plane, di ba? Nanonood sila ng mga... Drama. K-drama, mga ganun, or something, o pelikula. Tapos, ano, lumuluha yung ano yan. Parang minsan nakakaya. Mababaw ang luha niya. Pag nanonood. Kumbaga siya yung mas emotional kaysa kay Regine, di ba? Siya ang dapat, ano? Pero alam mo, yung concert niya, friendship sa ano, Resorts World, sa September 29, kakaiba eh. Kasi pwede kang makipagsingalong, parang karaoke. Ay, sa kaya, audience, pwedeng makipag ano. Kaya pala ang tawag, ogi-oke. Parang videoke, karaoke. Makikipagsingalong yung audience with ogi, ang kasin. May kakanta, ganun. So kakaibang format, di ba? Ay, friend, bagay ka doon. Manood ka. Malay mo. At kakantahin daw niyang My Way, kasi yun ang ano, ay, kantang handog niya sa tatay niya, na pag kinakanta niya, ay may mga umiiyak kasi nga raw. Now, the end is near. Direct musical scoring, so please. Pero, kung natatanda niyo, minsan natatakot ng kantahin yung My Way. Hindi daw siya natatakot. Hindi siya natatakot, di ba? Pero tatanan niya. Nakakatakot, di ba? May ganon. Ano naman yan, friend? Nakakasabihan ng mga... ano, mga matatanda na kapag kinanta mo yung My Way, may machuchugi. Sa either yung kumanta or yung audience, diba? So, basahin ko lang yung tickets pa ng concert niya, ha? Sabi niya, sa platinum tickets daw ay 7,800. Ayan, sa SBIP, di ba? 6,500. Sa VIP tickets ay 5,500. At yung gold tickets ay 4,000. Ang silver tickets ay 2,500. Ang bronze ticket ay 1,000. Yan. So, pinakataas na yan. Oo. For reservation, please contact JR De La Cruz at 0917-818-9847 or Rap Sanko 0917-807-9387. Yan. Oji Oki concert. Video Oki. Ay, video Oki. Yeah. Ayan, panoorin niyo po yung concert ito. Sigurado mag-enjoy kayo kasi po may sing-along si Ogie with the audience. Oo. Diba? Siguro yung mga kanta niya, Ako'y iyong iyo. Mga at hindi lang niya kanta, friends. Sabi niya, hindi lang mga kanta niya. Ay, hindi mga kanta niya. Mas, mga cover song siguro ito, di ba? Basta yung mga marami, ano. Marami. Kasi may mga kinakanta rin naman siyang ano eh. Mga hindi niya kanta. Yun. Pero sana kanta niya yung ano. Paborito ko yung mga kanta. Isa sa kanta niya. Yung mahal kita. Walang iba. Ito na naman si friend. Alam mo, bakit na bakit ka magkaraoke sa concert niya. Ang ganyan naman, kasi binigyan ako ni June Larry. Makikikanta ako kay Ogie, the Pogie. Sa kanyang concert na Ogie, okay. Yan, okay.